I challenge you that. Huwag na natin lokohin ang taong bayan, tigilan na natin ang trial by publicity. Dapat lahat tayo nagsasabi ng katotohanan at hindi tayo nangloloko ng taong bayan. Mga netizens, Palangga, meron din pala akong legal question. Pero syempre, kung itatanong ko to kay Sir Ferdito Pacio, baka sabihin nyo bias yung sagot dahil abogado ko siya. Tignan natin to sa isang magaling na abogado, kay Attorney Panelo. Sir Panelo, Attorney, tama lang ba yun na ano, na pumunta ka sa isang preliminary investigation kahit wala kang subpoena? Or yung subpoena, kailangan yun or requirement yun para makapunta ka sa isang PI? Or obligasyon ba yun talaga ng DOJ or ng korte man na magpadala talaga ng subpoena para yung tao pumunta sa isang preliminary investigation? Dako? Attorney Sal, meron po pala ako. Okay yan, Congressman Tevez, itanong nyo kay Panelo. Maganda yan kasi tama nga naman kung ang sasagot niya si Topacio, baka sabihin bias. Tanong na lang ibang abogado, pero babala ko lang sa iyo kung Tevez, huwag mong tatanungin si Attorney Libayan. Baka mamaya tanungin mo yun si Libayan. Sasabihin na naman yan. Depende. Anong gusto mo? Tulpo, brand of justice? Tapos yan. Kuya. Ay, wag. Wag kay Attorney Libayan, parang awa mo na. Tanungin mo na lahat ng abogado. Wag lang si Attorney Libayan at yari, masasangkot, madadamay pa si Tulpo. Kasabihin na naman nila, si Tulpo na naman may kasalanan yan. Isang tanong, legal ba yun na sapilitan mong kuna ng dugo yung isang tao? Kahit walang pagpayag niya o hindi pumayag yung abogado niya o walang order ng korte. Oh, yun. Yan ang ating aalamin, ha. Kung kasi baka mali din tayo. Malay mo, ako umaamin naman ako pag mali ko. Kasi yan talaga tinanong ko sa ilang abogadong kakilala natin, criminal lawyer, hindi ho blogger lawyer, ha. Criminal lawyer. Ha? Tinanong ko ang DNA ba pwede ba yan at paano ba proseso? Ang sabi, talagang may court order ang DNA. At the same time kailangan pumayag kung walang abogado, pumayag yung mismong magpapa-DNA. Pero at the same time, kung may abogado din daw, kailangan, sinabi niya doon sa abogado, sige, okay, papa-DNA ako, papayag ako. Yun ang ano. Ha? Ewan ko kung mali yung natanong ako abogado, pero alam ko yung abogadong tinanong ako, hindi naman ho yun lutang. Totoo. Mag-ingat ho tayo. Hindi porket abogado, maraming lutang dyan abogado. Tanong lang naman para maliwanagan ang taong bayan. Thank you, sir. Isa pa, hindi ko na talaga maintindihan to si Bonjing sa mga sinasabi niya. Kung hindi ko na alam kung tathang isip, lakas tama, sinungaling, or baka nabuang na rin eh. Yun lang po. Ako alam ko. Alam ko. Hindi kaya sila magkaibigan ni Attorney Libayan. Pero ako sa totoo lang akong suggestion ko, kunin ni Secretary Remulla si Attorney Libayan na spokesperson. Palitan na nila yung gwapo doon. Ibigay na nila kay Tambaluslus na Pinoy. Kursunada ni Tambaluslus Pinoy yun . Ibigay na nila doon. Palitan na nila si Attorney Libayan na lang ang gawin ninyong spokesperson. Alam mo kung ano mangyayari. Yung kanilang press briefing, aabutin siguro ng siyam-siyam. Baka tapos na yung primetime news, hindi pa siya tapos magpaliwanag. Alright! Siya lang ang nakaintindi nung sinabi niya. Alright! Diba? Alam nyo, kayong mga media, ha? Eto, makinig kayong media. Sabihin nung ni... Eto si Tevez . Parang barko yan. Na may butas. Na kinukumpuni natin itong barko na to. Tapos biglang, malay nyo, biglang dumating si Tulpo. May daladalang sariling barko.
Bangka. Bangka pala, bangka. Tapos sasabihin niya doon kay Tebes, Tebes, dito ka na. Dito ka na sa akin. Para akong bahala sa justice mo. Oh. Wah, ganun, di ba? Oh. Ano mas gusto ninyo? Yung barko na para sa tunay na ustisya? O yung bangka na sinisira ng mga tumpo? Alright. Alright. Grabe. Ewan ko. Kung hindi. Anyway. Pagka ganyan nga naman. De, basta ito, tanungin na lang natin kay Remulla. Remulla! Bikinimin, pakisagot naman yung tanong ni Tebes. Paano nagkasya yung mga hindi dapat magkasya doon sa eroplano? Tsaka doon sa helicopter. At Secretary Remulla, baka naman pwedeng kunin nyo na si Atty. Liban bilang spokesperson nyo. Kaya lang parang di bagay, no? Si Remulla magaling sa ano eh, sa yung siga. Oh, may DNA na. Yung DNA. Magpapatunay yan. Na yung sa mga ano, kahit nag-recant yung mga yan. Pero para silang parehong naka ano, no? Nakalipobitan. Ay, ne, di ba? Si Remulla parang nakalipobitan, parang naka Red Bull, parang laging... Ha? Ako may hawak ng ustisya ng Pilipinas, ha? Parang gano'n si Remulla. Si ito ni, ano naman, Libayan, parang... Alright. Feeling ko na sobra ng chamomile tea yung si Atty. Libayan. Masyadong relax, eh. Alright. Tapos kuyakoy ng konti. Atuloy! Remember po kahapon, may tanong si Kong Tebe. May na-live ko yan at pinakita ko sa inyo, binigyan natin ng komentaryo. May tanong si Kong Tebes kay Atty. Panelo. Tama ba yung mga pinaggagawa nito ni SOJ Boeing? Tama ba yun? Nito si Abalos, etc. etc. Ito na po, sinagot na ni Atty. Panelo. Attorney Sal? Dalawang tanong niya. Aha, dalawa yung tanong. Ano? Sabi ng DOJ, hindi umatid. Mm-hmm. Pero sabi nito, wala naman daw silang natanggap na subpoena. Mm-hmm. Hindi ko maintindihan bakit walang matatanggap na subpoena. Ano ba? Ang regla kasi dyan, padadala mo yung subpoena doon sa huling address na alam ng gobyerno kung saan siya nakatira. Mm-hmm. Eh siguro naman. Alam nila kung saan nakatira ito. Eh, kongresista ito eh. Hey, napanood ko na yung Atty. Panelo eh. Replay? Ang ali. Naki DJ Bantag, ganun din. Hindi na hiyain na maayos yung sabpina ni DJ Bantag. Ngayon, hindi na rin naman naihain na maayos kay Kong Tebes. Mm-hmm. Pwede namang padala sa opisina. Okay, pwede namang kung may nagpakilalang abogado, mm-hmm, pwede doon sa abogado. Oh. Eh, apparently, walang natatanggap. So, yun ang question. May tanong ngayon si Congressman Tebes. Eh... Pwede bang magbudots? Hindi yung tanong. Ha? Pero palagay ko, Kong Tebes, tanong nyo na rin yung pwede magbudots. Kasi parang nag-iinit sa'yo si Mayor Janice sa pagbubudots mo. Pero mainit naman nga talaga. Sexy to si Kong Tebes. Ha? Lalo na yung naka-boxer shorts. Ako po ay mag-iipon lang na lakas ng loob. Gagayahin natin yan. Obligado ba kami umaten kung wala kami subpoena? As a general rule, hindi. But if your lawyer or you knows when the preliminary investigation would be held and gusto mong umaten ka. Mm-hmm. Kasi... with or without the subpoena? Pwede ka namang mag-waive eh. Mm-hmm. You may waive attendance of the subpoena eh. Nasa sa kanila na yan. Mm-hmm. Kasi supposed to be, pabor sa iyo yun. Mm-hmm. Para you can present your evidence. But kung ang paniniwala mo bulat sa poll, eh walang magagawa ka dyan dahil moro-moro lang yan. Yun nga ang sinasabi ko po. Yan. Eto na po, okay? Eto na po yung sagot. Yung tungkol dyan sa kailangan siyang umaten
ng dahil siya ay nasabpina. Okay, diyan sa PI. Una, hindi naman daw as a general rule, hindi naman sila parang hindi naman obligado na umattend ng itong preliminary PI itong sila Kong Tebes. No, may sabpina o walang sabpina, pero kung alam nila pwede silang umattend, pwede namang hindi. Ganun po kasimple 'yon. Pwede at hindi pwede. Kaya lang to the advantage of the Tebes camp kung sila i-attend kasi maipipresenta nila yung kanilang ebidensya, yung kanilang panig maipresenta nila. No? So, pwede o hindi pwede. Ngayon, kung hindi nila alam at hindi wala tayong magagawa, hindi makaka-attend. Pero kung alam, makaka-attend po sila. Pwede silang umattend kahit hindi natanggap para maipakita naman nila yung side nila. Kaya lang, eto problema. Gusto ng kantahan ni Attorney Panelo na naman to sila SOJ. Hindi sila nakakakita ng fairness. Para sa kanila, moro-moro na lang yan eh. Eh, case closed na nga eh. Ito po yung sinasabi ko kanina, Mayor Janis, na dapat ang sinisisi mo dito si Secretary Remulla. Tama po si Attorney Panelo eh. Tama siya ng komento. Kung sa tingin niya moro-moro yan, kung tingin ng panig ni Tebes ay moro-moro yan, eh bakit pa sila aatin? Kung wala silang nakikitang fairness, yun po ang tumbok ni Attorney Panelo. Makakatulong sa kanila, pwede silang umaten, pwedeng hindi umaten. Kaya lang, kung moro-moro lang, anong silbi niyan? Anong use niyan? Magdadrama-dramahan lang kayo. In the end, kahit anong sabihin nila dyan, bibigyan nyo yan ng ano eh, probable cause. Kaya nga, dapat, here we go again, hindi daw dapat nagsasalita itong si SOJ para nagkakaroon ng patas na investigasyon. Kaya nga, preliminary investigation. Kaya nga, investigasyon. Paano magkaka-investigasyon kung case closed na? Yun po ang punto ni Atok. From the very start. Dapat kasi yung DOJ, hindi sila nagsalita kaugnay sa di umanong kasalanan o mastermind itong si Tebes. Malinaw. Dapat kasi ang DOJ hindi dapat nagsalita. Correct. Ang sisihin nyo, ulitin ko, Mayor Janis, si SOJ o yung DOJ, eh meron sila agad panig eh. Uh-huh. Kasi, yun ngang trabaho ng preliminary investigasyon eh para i-determine, para tingnan kung merong probable cause. Ngayon, paano pa magkakaroon ng patas na labanan sa PI? Eh yung boss mo nagsalita na yan ang guilty, yan ang mastermind. Eh biro mo, preliminary investigation, just finding a probable cause. Mm-hmm. Whether or not this person may have committed the crime. Baka nagawa niya. Yun lang ang hinahanap doon eh. Eh tapos sasabihin mo siya na, eh di moro-moro labas niyan. Eh, nagbigay ka na ng hatol eh. So okay. Hindi mo nga mapapatin yan. And I can understand why. Number two, ano pa yung pangalawang tanong niya? If yung... Yung blood. Pagkuha ng blood hindi sample. Hindi pwede eh. Yan. Okay, next topic, blood. Pero tingnan muna natin yan. Sila babe, sabi niya, kailan naman kaya sasagot si Bonjing kay Tebes? Maria Luz, Boying, sagutin mo rin tanong ni Kong Tebes. Buti pa to, may tapang sumagot itong si Attorney Panelo. Eh, si SOJ Boying, ayaw sagutin. Mamaya, tingnan natin si Abalos, ha? Oo, may pitik. Kay Tebes, ha? Abangan nyo yan, mamaya video. O, next video yan, ha? O, sa mga manood lang replay, hanapin nyo yan. May pitik si Abalos kay Tebes. Tingnan natin kung sinagot ba ni Abalos tong tanong ni Tebes. O ito nga, balikan natin. Sinagot ni Attorney Panelo ang tanong ni Tebes. Si Boying hindi sinasagot. O itong tungkol sa dugo. Kailangan. Consent. Kailangan pumayag. Mm. Kung hindi, inadmissible in evidence kung gagamitin mo. Tsaka, delikado yan. Tama yung sinasabi niya. Kunin ng sample, tapos ilalagay mo doon sa lugar ng scene of the crime. O di siya mo, nandiyan ka pala. Di ba?
Okay, una, inadmissible daw yan. Eh di ba, sinagot na po natin yan kagabi. Inadmissible yan kung kinuhana ng dugo yan ng sapilitan at hindi pumayag. At saka sabi niya, delikado yan. Paano kung yan, katulad niya, kinuhana ka ng dugo, sinaboy doon. O diyari ka na. Tapos ka na. At ngayon, parang ganyan ang pinupunto ng mga istoryang kumakalat ngayon. Pero ito ang nakikita ko rito. Pakinggan po natin. Ha? The fact na hinihingan or inuobliga or pinipilit, we don't know any of the three. Hinihingan, pinipilit, o tinatakot na kuhana ng dugo itong mga witnesses, ay doon pa lang kita nyo may pangit silang motibo. May mali silang motibo. Bakit nyo kukuhana ng dugo yung mga witnesses? Kailangan nyo ba ng blood test? Kailangan nyo ba, gusto nyo malaman kung ano ang kanilang, kung sila ay may sakit? Anong purpose? Nag-a-apply ba sila ng trabaho? Mag-OFW ba sila? Kasi naalala ko, pagka-OFW, lalo dyan sa Middle East, lagi kami kinukuhana ng dugo tsaka tae. Oh, magkasabay yan. Hindi ko alam kung anong meron ba sa dugo na wala sa tae o meron sa tae na wala sa dugo. Pero ba't kukuhanan nyo yung mga witnesses? Eh doon pa lang parang questionable na. Ano motibo nyo? Bakit gusto nyo o pinipilit ninyo o hinihingan ninyo o tinatakot nyo whatsoever ng dugo ang mga witnesses? May mali po yun. The act itself is illegal. Anong purpose? Kasi yan yung sinasabi, delikado yan. Katulad yan, hinihingan ninyo. Tapos sinasabi ninyo, may abogado sila. Binigyan nyo ng abogado. Eh ba'y dapat yan kinontra ng abogado? No, ngayon, nagkaroon sila ng katiwalang abogado, biglang inurong ang kanilang mga statement. Doon palang questionable na eh. Bakit hindi kinwestiyon ng abogadong binigay ninyo yung paghingi sa kanila ng dugo? Pambira naman. Ano klase abogado? Baka abogado yan na, alam mo na, may mga ganyan eh. Hindi ko nila lahat ha. Pero baka abogado kadabutat yan eh. Ano yon? Yung abogadong areglo? Ano yun? Eh, sige, kung ano yung sabihin nila, aminin nyo na lang, matapos na ito. But, bigyan na lang natin ng kung ano yan, tapos ayusin na lang natin. Huwag na natin paabutin sa korte yan, tapos na, basta ganun na lang. Di ba may mga ganyan? Hindi ko nila lahat, ha? Abogado di areglo. Baka abogado di tabutat yan. Kung ano-ano pinaggagawa nyo, una tinakot, sinakal. Tapos ngayon, kinuha na ng dugo. Anong ginagawa ng mga abogadong pinagbibigay ninyo? Alright, thank you very much, Attorney Sal. At salamat Kong Tevez sa pagdulog ng kanyang problema. Talaga naman, no? Wala kay Kong Tevez hanggang sa ordinaryong mamaya pwede magtanong sa show mo, Attorney Sal. Pero ang lesson po dyan, ganito, gaya ng column. Saka muna, magpuputol kita, Attorney Panelo, kasi meron ako kailangan komentuhan dito. Sabi ni Cancer, naasar lang sila sa buduts ni Kong. O, tama ka, Cancer. Kaya ako, sana. Sana magbuduts pa si Kong Tevez. Asar na siya. Lalo na itong si ano. Ha? Ito sila SOJ. Halata natin. Asar. Buduts pa more. Hindi, may ano. Hanapin ko, papatugtugin ko rito. Kailan baka makapirate. May bagong sayaw ngayon. Yung pag-anong ganon. Tingnan ko kung kaya ni ano yun. Kong Tevez. O kaya yung ano. May nagsasabi sa akin, mayroong pinasasayaw daw si Banat Bay. Eh, ako daw yun. I think kaya-kaya nga. Kaya-kaya ni Kong Tevez yun. Oo. Kong Tevez, tuloy ang buduts. Sinasabi ko, yung lahat ng yan, hindi mangyayari. Kung mapipigilan sana yung bibig ng narinyan sa DOJ na... Bunga nga na lang. Bunga nga, wag na bibig. Eh, ang laki na eh. Oh, kung hindi sana lahat ng nangyayari ngayon,
Kaya nga, ulitin ko, Johnny, siyang sisihin mo. Kung mapipigilan niyang bunga nga lang dyan sa DOJ. Alam naman natin, sino pinapatukuyan ni Atty. Panelo? SOJ, makinig po kayo kay Atty. Panelo. Di kampanin niya to. Huwag na ho kayong magbigay ng mga premature, hasty, public announcements on the guilt of the respondents. Kasi talaga magkakaproblema kayo dyan. Mm-hmm. O, tingnan mo yan. Sabi nila noon, 100% na solve ang crime. Kasi nga, na-aresto, nag-confess. Mm-hmm. Eh, bumaligtad. O, paano ka na ngayon? Mm-hmm. Eh, nagmukha ka ng TANGA dyan. O, pagkatapos, mali-mali pang sasabihin nyo, papile kayo ng murder case on the basis of the recanted. Can you imagine that? Kaya nag-PPI tuloy yung dati kong klienteng hanggang ngayon, PRRD eh. Si PRRD, napa-PI. Yaya po yung kinomento niya. Di ba, naalala nyo? Napa-PI si PRRD nung sabi, tutuluyan nila ng kaso base doon sa recanted na statement nito mga witnesses. Yung binawi nilang statement, doon sila magpa-file. Makumali. Ito, maganda po ito sinabi ni Melvin Pacquan. Wala namang ganun battle kaya walang wounded sa mga suspect. Paano sila nakuha? Correct. Nakita nyo naman yung CCTV, di ba? Hindi ko maintindihan anong pinagsasabi nitong abogado ni Digamo na nakakuha daw sila kasi meron naman daw nasaktan doon. May gunshot wounds. Kita nyo yung CCTV, di ba? Wala namang tinamaan eh. Paano nagkaroon ng dugo roon? Nakita ng buong bansa, buong Pilipinas yung CCTV na yan. Walang tinamaan doon sa kampo ng mga pumatay. Pero paano ka magpapile? Pinasinungalingan nga yung sinabi na. Yes. Tapos yung pasasabihin mo, on the basis of this, we're filing a murder complaint, they confess. Mm-hmm. Pagkatapos, dinagdagan pa nila, we will file perjury at the same time. Naloko na. Eh, hindi mo na malama. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ano ba talaga gusto mo? Sila. Kaya, kaletse-letse tuloy. Ayun. DI kayo. O, diba? May libreng advice pa. Ano dapat ang pagharap sa mga issues? Samantala, marunong din to, humingi ng advice. Paano ko masisingil yan? Okay. Ito, joke. Ako, mag-iingat kayo dyan, Atty. Panelo. O, sabi niya, paano daw niya masisingil si Kong Tebes? Eh, naghingi ng advice sa social media. Eh, di walang singilan yun. Siyempre, di ba, abogado. Kahit naman ikaw, pag nagpa-check up ka sa doktor, alam ka naman sabihin mo, thank you. Oh, may bayad dyan sa doktor, di ba? Hindi private ang sika. Pwede ka mag-billing. Mag-send ka ng billing. Hindi, dahil libre tayo dito. Pag dito, libre tayo. Talaga na. Ako, mag-iingat po kayo, ha? Naku. Lahat na ng mga sikat attorney, magpapadala ng video kasi libre pala dito. Samantala, hinimok niya. Papasingilin natin siya dito sa studio, ha? Pasisingilin daw sa studio ni Atty. Panelo, si Kong Tebes. Alam naman natin nagbibiro. Kaya lang, alam nyo naman yung mga bunganga naman yan eh. Laging lalabas sa bunganga nila. Eh, bayad kasi kayo. Ah, bayad kayo. Pati yung mga vloggers na for the views, sinasakyan naman yan. Ah, bayad. Kasi may bayad yan. May bayad yan. O para lang umakyat yung views nila, puro sila bantang ng bayad. Eh baka ma. Yung tabas ng dila niyan, babaeng yan, eh, alam mo naman. Laging may bayad eh. O. Pagka hindi ka sa kanila panig, may bayad. Ganon. Pero yung Ferrari, hindi bayad. Nagigets nyo na? Kung gaano sila ka-double standard, ka-hypocrite. Alam naman natin, at saka, abogado, talagang binabayaran yan. Ibig, loko-loko ka ba mag-aaral ka ng 4-year college, tapos another 4 years ng law school, tapos papasa ka pa ng bar exam, tapos wala kang bayad. Ano yun? Naglolokohan? So, matalahin yun. Ayan, hanggang dyan lang po. Next po tayo. Next. Eto.